Kabayan, masamang balita po para sa mga first-timer OFW. Welcome back po, kabayan. This is Dads from Dads Info TV na isa pong OFW based po dito sa Dubai. At kung bago ka pa lang sa ating channel, please consider to subscribe, like at pakipindot na notification bell, kabayan, yung all miss mo para lagi kang updated sa ating mga ina-upload na videos patungkol po sa buhay OFW. At paki-follow din ng ating FB page na Dads Info TV, kabayan. Kabayan, masamang balita po para sa mga first-timer OFW na domestic helper o kasambahay bound to Kuwait ay pansamantalang ipagpaliban muna ng gobyerno ang kanilang diplomin, kabayan, hanggat hindi tiyak ang bansang Pilipinas sa kanilang proteksyon, siguridad at kapakanan. Ayon po ito mismo ng Department Migrant Workers o DMW sa pamumuno po ni Secretary Susan Opli, kabayan. Dagdag pa ng kalihim na si Susan Opli, yung mga baguhan na mga domestic o kasambahay na never pa nag-work as kasambahay abroad or kahit yung mga nag-work na as kasambahay pero first timer pa sa Kuwait, yung hindi pa nakakarating ng Kuwait, okay? So, ang mga yon ay kailangan muna maghintay, kabayan. So, stay put muna kayo until further notice. Dahil nais matiyak ng DMW na may maayos monitoring para sa inyo at mabilis na responde just in case na may masamang mangyari na naman na yun ang iniiwasan natin bago mag-deploy ng mga DH po sa Kuwait, kabayan. Kaya naman, kabayan, ang Department of Migrant Workers ay naglabas po sila ng Advisory Number 5 Series of 2023. Patungkol po ito sa mga domestic workers bound for Kuwait. Ayon dito, ang advisory nito ay nilabas ngayon lang po, February 8, okay? Ayon po dito, deferment of action on contracts of first-time agency hired domestic worker bound for Kuwait. Ibig sabihin, sa pagtigil muna sa mga kontrata ng mga first-timer na mga OFW o yung mga kasambahay. Okay? Ayon pa dito, in order to strengthen the protection of rights of overseas Filipino workers in Kuwait, particularly workers who are the most vulnerable to abuse and exploitation. So ito nga yung mga household worker natin, kabayan, na madalas na abuso. In action on the application of first-time agency hired domestic workers bound to Kuwait is temporarily deferred effective immediately. Ibig sabihin, tigil muna ang deployment, kabayan, until further notice. It is the utmost consideration of department to ensure the safety and well-being with well-being of workers with vulnerable occupations, particular sa mga first time na domestic worker, kabayan, na kailangan mayroon dapat na protection while naka-deploy sila sa job site. So yun ang talagang hangad ng DMW, kabayan, na mabigyan ng protection ang mga DH natin. Okay? This measure is being undertaken in order to further ensure that the proper monitoring and reporting mechanism are strengthened and that is the more efficient system is established in Kuwait, especially in OFW welfare cases. Okay. So, yun na nga po, kabayan, ano? Nagbigay na po ng advisory ang DMW patungkol nga ito sa pag-hold muna ng deployment ng mga bagong o mga first-timer na mga domestic or mga kasambahay natin sa Kuwait, kabayan. Okay.
So, this is Dads from Dads Info TV. Ako'y magpapaalam po muna mula po dito sa Dubai. See you soon. Shukran.